pasok ninyo sa live stream for today dahil pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting roles nating mga mommies at walang iba kundi ang pagiging hashtag budgetarian! Parenting not only takes a lot of effort, but it can be expensive as well. Totoo naman, diba? And we all know how much we do as moms. Bukod sa pagluluto, pag-aalaga ng ating mga babies, paglilinis, pagtatrabaho, and especially these days, ang pagiging teacher din nila, diba? Habang sila ay naka-enroll sa distance learning, yung module, sino dito ang sumasakit ng bangs pagdating sa module? Siyempre, balancing the budget on top of all these responsibilities can be a bit overwhelming. Totoo naman. Kaya naman, para naman sa mga mommies na medyo nahihirapan sa budgeting or pagtitipid. Don't you worry dahil I got you for today! Ikukwento ko sa inyo ang ilan sa mga simple but effective na budgeting tips for this year, 2021. Record or track your expenses. Sino dito ang managsusulat ng mga expenses? Nagtatabi ng kanilang mga resibo? Ayan, pwedeng gumamit din tayo ng Excel sheet upang mapabilis at mapadali ang ating accounting, di ba? So, automatic na rin ang computation doon. Pwede din naman notebook. Ako, ma-notebook. Pero Shopee Fam, kahit gaano ko kolabang notebook, mas madali po talaga Shopee Fam kapag nasa Excel po iyan, di ba? So, ililista natin doon ang bawat expenses natin for the whole month. Yung mga bills, lahat ng mga nilalabas nating pera. Kaya I suggest, Shopee Fam, kailangan yung mga resibo, lahat ng ginagastos ninyo, nakalista. Para natatrack ninyo kung ano yung mga pinagkakagastosan ninyo. Pagdating naman sa pagbabayad ng bill, gumawa tayo ng bi-monthly formula. So, pwede ninyong subukan ito. Set your bill payment schedule twice a month, okay? Isama mo dyan yung groceries and other household expenses. It's a tried and tested formula to be financially efficient in the long run. Ayan, Shopee Fam. And yes, importante ang attention to detail pagdating dito, okay? For example, telephone internet bill is paid during the first half of the month. Ayan. While water and electricity are settled during the second half of the month. Ayan. Nagigets niyan, Shopee Fam? So, groceries are done every 2 weeks. Okay? So, kailangan mindful tayo of our household consumption before making purchases to avoid wastage and surplus. Avoid takeouts. Ayan. Alam niyo, Shopee Fam, noong nagka-pandemic, dito talaga namin nalaman na napakalaking budget pala ang napupunta sa pagkain sa labas or deliveries, etc. Ayan. Kaya naman, syempre, making meals at home will usually be cheaper than buying prepared meals at much cheaper than eating out at a restaurant. Diba? Para sa mga stay-at-home moms dyan, Shopee Fam, also be familiar with everything in your kitchen before going to grocery. Don't let things expire and plan meals around food items you already have. Ito, Shopee Fam, no? Ito yung tip. Kailangan, Shopee Fam, FIFO tayo. First in, first out. Okay? Ayan. Dami natin pa-tips talaga dito eh. Ayun yung ginagawa ni Mami J para hindi tayo na-e-expire ng pagkain. At maraming salamat, Shopee Fam! Magkita-kita ulit tayo next time. Maraming salamat and goodbye!